Matapos maglabas ng payag ng GMA, Gerald may buwelta. Matapang at palaban ang singer na si Gerald Santos nang sagutin niya ang payag ng GMA tungkol sa reklamang pang-aabuso na naranasan niya habang nasa ilalim ng network. Lingid sa kaalaman ng marami, kasabay ng isyo ng pang-aabuso na kinasasangkutan ng dalawang independent contractors ng GMA kay Sandro Mulak, lumantad si Gerald upang ipahayag na siya rin ay biktima ng pang-aabuso mula sa isang makapangyariang tao sa GMA. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, sinabi ni Gerald na hinalis siya ng dating musical director ng GMA Network noong siya ay 15 taong gulang pa lamang, habang siya ay contestant sa isang musical competition nito. Inamin ni Gerald na itinago niya ang insidente dahil sa takot at kahihiyan at dahil umano sa pag-dismiss ang kanyang reklamo ng mga makapangyarihang tao sa loob ng GMA, na sinabihan pa siya na mag-move on na lamang dahil karaniwan na umano ito sa network. Gayunpaman, maraming pinanatili ng GMA Network ang kanilang posisyon laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Iginit nila na hindi nila kinukonsinti ang anumang uri ng pang-aabuso. Ayon sa GMA, matapos nilang matanggap ang reklamo ni Gerald, agad nilang tinanggal ang nasabing musical director. Idinagdag pa nila na magkaiba ang nilalaman ng reklamo ni Gerald sa salaysay niya sa Senate hearing. Ani ng GMA, ang nilalaman ng formal complaint na inaayin ni Gerald noong 2010 ay naiiba sa akusasyon ng rape na binanggit niya sa Senado. Ngayon lamang nalaman ng pamunuan ng GMA ang bagay na ito. Dagdag pa rito, iginit ng GMA na hindi nila tinanggal si Gerald, kundi siya mismo ang humiling ng early release mula sa kanyang management contract noong 2010 na pinagbigyan ng GMA. Samantala, matapos maglabas ng payag ang GMA, agad namang sumagot si Gerald, kung saan nilinaw niya na kaya siya nagpa-release sa GMA ay dahil hindi na siya binibigyan ng projects matapos ang insidente. Ayon pa kay Gerald, sumulat siya sa GMA upang humiling ng mga proyekto, ngunit hindi umano siya sinagot ng network. Ani ni Gerald, para lang sa kalinawan, matapos ang official statement ng GMA, uulitin ko po na nagpaparelease ako sa GMA Artist Center. Bilang manager ko po noon, tila wala na silang plano sa akin at walang mga proyekto na nakalain na para sa akin. Ito po ang bahagi ng original na sulat ko sa CEO ng GMA noong panahon na ito. Lumipat po ako sa TV5 dahil may trabaho naghihintay sa akin doon at tatanggapin lamang nila ako kung may release papers. Pero kung sinagot po nila ang aking kahilingan na mabigyan ng trabaho, ay hindi po ako aalis. Dahil simula't simula ay isa akong kapuso. Ang fact na tinanggal nila ang aking inakusahan ay nangahangulugang may probable cause. Pero wala kaming natanggap na official reply mula sa kanila. Kaya pagkatapos ng isang taon ay sumulat ang manager ko sa kanila. Sa kabilang banda, nililaw ni Gerald na hindi GMA ang kanyang kalaban, kundi ang mga taong nasa loob ng network na ayaw siyang bigyan ng proyekto dahil sa kanyang pagsusumbong. Ani ni Gerald, hindi po GMA Network ang kalaban ko, kundi yung mga tao na galit sa akin sa loob ng GMA. Dahil sa pagsusumbong ko at ayaw kong bigyan ng trabaho noong mga panahon na yon.